Magandang araw mga kasyensyen. Isa na naman pong kaabang-abang na kwento ng pag-ibig ang ibabahagi ko po sa inyo na pinamagatang ang naantalang pag-ibig. Ngunit kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay click lang ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga videos. Sa kabanata 5 ay natunghayan natin ang naging kapalaran ni Michael sa kanyang buhay pag-ibig. Ngunit nabigo ito dahil mas nanaig ang pagiging kuya nito kay Nina sa pagsagip sa naging problema nito at sinabayan pa ng problemang pamilya. Ilang araw nang magkasama sina Michael at Berna sa paglilibot sa asyenda. Sinamahan siya nito ayon na rin sa request ng mga magulang ng binata upang makapamasyal siya at ma-check din ang kalagayan ng lugar. Kung talagang angkop iyon sa itatayo niyang klinik. Ang mag-asawang De La Peña, sina Nina at Bernard pati ang ibang taga roon ay kinukumbinsi siya sa San Agustin na lang magtayo ng lying-in clinic. Lahat maliban kay Michael. Pero in fairness, medyo bumait na ito ng kaunti sa kanya mula nang kausapin niya ito. Hindi pa rin siya nito kinakausap ng maigi pero hindi na ito nagsusuplado sa kanya. Tingin niya ay naintindihan naman ng lalaki ang side niya. Gusto mo ba ng buko? Tinawag ng binata ang isang binatilyong katiwala at inutusang umakyat sa puno kahit hindi pa siya sumasagot. Nahulaan siguro nitong nauuhaw na siya dahil sa init ng araw. Nasa farm sila dahil nagkokopra sila ni Michael. Ilang sandali lang ay binigyan sila ng buko ng binatilyo. Sumipsip siya sa istro. Ang tamis, ganyan talaga kapag ka bagong pitas. Oo nga, hindi kagaya sa mga nilalako sa Maynila. Kung di matabang, maasim na. Natawa si Michael sa paghambing niya. Sa probinsya, lahat ay sariwa. Sarap nga mabuhay dito eh. Sarap nga mabuhay dito. Masarap na mahirap din, lalo na at malayo sa kabihasnan. Kaya nga siguro hindi ka tinitigil ang kulitin na dito ka nalang magtayo ng clinic. Locals will really benefit from it. Napatungo si Bernard sa sinabi nito. First time na banggitin nito ang bagay na yon at bumilis ang tibok ng puso niya. But of course, business is business. Di hamak na mas malaki ang kikitain ko kapag ka sa Maynila ka pa magbe-venture kaysa dito. Hindi kawang gawa ang tukoy mo. Bumuntong hininga siya. Ang totoo ay pinag-iisipan ko rin ang alok ni Nina at ng parents mo. Tumaas ang mga kilay nito pero hindi umimik pero nakarehistro sa mukha ng binata ang interes. Ano kasi? Kinamot niya ang batok niya. Hirap siyang magpaliwanag na ewan. Magulo kasi sa bahay. Gustong ang kini ng mga pinsan ko, ang pamanang nakuha ko, kaya hindi viable na doon ako mag-open ng clinic. Baka magka-problema lang ako kapag ka nadamay sa gulo ang mga pasyente ko. Ah, oo. Nabanggit nga minsan ni Nina ang problema mo. Mahirap nga yan, lalo pa at pamana ang dahilan ng hindi ninyo pagkakaunawaang magpipinsan. Yun na nga eh. Well, pag-isipan mong maigi. Anyway, you are always welcome here. Oh, talaga, nagulat si Berna. Hindi niya inaasahan ang sinasabi nito. Oo naman, mukhang duda ka yata. Napakunot ang noon nito, pero nakangisi naman. Wala naman akong sinabi. Sapat na ang kanyang narinig para ma-overwhelm siya nito. Ngayon niya napatunayang mahalaga nga sa kanya ang opinyon ng lalaki. Bagay na hindi niya pa matiyak kung bakit. Malimit niyang mahuling nakangiti si Michael, pero first time na siya mismo ang initian nito. Parang may kung anong humaplos sa buong pagkatao niya. Paano nga pala kapag ka may emergency na manganganak dito?
iniba niya ang usapan para hindi siya tuluyang matunaw sa ngiti ng kaharap. May ospital sa kabayanan at regular naman ang check-up ng mga kababaihan dito, lalo na kapag malapit na ang kapanganakan nila. May naka-reserve ang sasakyan naman para may magamit sila in case of emergency. Ang mahirap nga lang ay may kalayuan pa ang bayan sa amin. May mga insidente kasi na sa daan na mismo inaabot ng panganganak ang ina. Buti na lang at may manggagamot na kami rito. Malaking tulong si Bernard sa aming mga kababaryo. Kahit na hindi siya obigayni, siya mismo ang nagbibigay ng libreng seminar tungkol sa family planning at sa wastong pag-aalaga ng pamilya dito. Sa nabanggit na pangalan ay may naalala si Berna. Pwede bang magtanong? Halatang nagtaka ito sa pag-iiba niya ng topic. Ano yon? Saglit siyang nag-isip. She is trending on something sensitive here. Itutuloy pa ba niya? O akala ko ba may itatanong ka? Nakamot niya tuloy ang ulo. Ano kasi? Bakit ayaw mo kay Bernard para kay Nina? Parang lalo itong nagtaka. Sino ba may sabing namula siya? Akala ko lang. Saglit itong nag-isip. Kagaya ng feeling mo lang, lalo siyang namula. Hindi pa rin pala nito nakakalimutan ang pag-uusap nila noong nakaraan. Mukhang na-amuse ito sa kanya dahil natawa ito. Kahit kailan ay hindi ko sinabing kontra ako sa kanya. Kaibigan at kababata ko si Bernard. Matagal nang magkaibigan ang mga pamilya namin. Kaya walang dahilan para tutulan ko ang pagmamahala nila. Yun naman pala. Ba't noong nag-usap tayo parang iba ang dating sa akin ng tono ng salita mo? Dahil napakaaga pa para magpakasal sila. Does it matter, kilala na nila ang isa't isa, diba? Yeah, gaya ng sinabi ko kina mama, iba ang level na pagiging simpleng magkaibigan lang sa magkaibigan. Iba naman ang turingan nila sa bawat isa. Kumbaga may adjustment pa rin silang gagawin. Hindi biro ang pagpapakasal. Baka mamaya kung kailan kasal na, at saka nila marirealize na hindi pala sila compatible. Kung sa bagay, tama ka. But I think they knows better. Siyempre, sila ang mas nakakaalam ng damdamin nila. Ngumiti si Michael nang mapakla. With my sister track record, I don't know. Akala ko ba napatawad na ninyo siya? Unfair naman yata kung hanggang ngayon ay uungkatin mo ang minsang pagkakamali niya sa pag-ibig. Paano? Tama pala siya this time. Depensa niya sa kaibigan. Umiling si Michael. Hindi ganon kakitid ang utak ko, Berna. Wala naman akong ninanais, kundi ang maging masaya ang buhay niya. Ang punto ko lang naman dito ay yung matuto siyang maging responsable. Nang sa gayon ay maalagaan niya talaga ang kinabukasan nila ni Bernard at ng mga magiging anak nila. Hindi niya kailangang magmadali. Mas maigi kung i-enjoy na muna nila kung ano ang meron sila ngayon. Dahil sa oras na magpakasal na sila, wala nang atrasan yon. Hindi siya nakaimik. May punto naman talaga si Michael dahil kahit siya, ganun din ang point of view. Minsan nga lang, ayaw makinig ni Nina sa payo. Palibhasa ay may sariling gobyerno ang kaibigan. So, paano yan? Pipigilan mo ang pagpapakasal nila? I tried to talk them out of it. Pero buo na ang pasya niya. Sana lang, hindi sila nagkamali. Ang ganda mo, Nina! Para kang prinsesa! Berna exclaimed, just like you, sagot ng kaibigan. Siyempre, ako yata ang may gawa niyan. Umikot sa harapan nila si Ivana, ang bading na hair at makeup stylist na kinuha ni Nina upang ayusan siya. May sariling parlor si Ivana sa kabayanan. Pero suki na ng mga De La Peña kaya pumayag ito sa mansyon sila ayusan. Si Ivana rin mismo ang kinuhang mag-aayos sa buong entourage sa araw ng kasal nila Nina at Bernard. Both
Nina, and Berna gush at the sight of each other. Nasa kwarto sila ni Nina at binibihisan para sa engagement party ng dalawa. Nina was wearing a one-shoulder-long dress in black. Nagmukha itong prinsesa dahil may suot itong maliit na diamond-studded tiara. Pamana raw iyon ng lola nito na minsang nagreyna Elena sa Santa Cruzan sa San Agustin. Ginamit ito ni Nina nang ito naman ang magreyna Elena. Maliban sa tiara ay wala na itong suot ng anumang alahas sa katawan. Tinernuhan nito ang damit ng black floral beaded decor's heels. Halika muna dito, dear, nilapitan ni Ivana si Nina. Nakatayo ang huli sa harapan ng life-size mirror at sinisipat ang sarili. Ayusin natin tong strap ng gown mo. Dapat naka-slant ito for a more alluring and sexy look. Hindi ka lang sa tingin papapaki ni Bernard mamaya, ani ni Ivana. Inayos ang sloughing shoulder ng evening dress. Nagtawanan silang magkaibigan sa sinabi nito. My gosh, baka maubos na ako niyan ha? Enjoy it, my dear. Matapos bigyan ng finishing touches si Nina at si Berna naman ang hinarap ni Ivana. Tapos na rin siyang ayusan, pero gustong masiguro ng bading na almost perfect sila ni Nina. Kinuha nito ang blower at pinabugahan ng mainit na hangin ang buhok niya. Hanggang balikat iyon na straight na straight. Huwag ka na rin maglagay ng alahas kasi printed na ang damit mo. Okay, idaan na lang natin sa tantalizing eyes at kissable lips mo. Pinapungay niya ang mga mata at saka nagpout mismo, ani ni Ivana. Hanggang tuhod ang haba ng suot niyang damit. Kombinasyon iyon ng itim na peacock pattern at brown leopard printed dress. Tinernohan niya ang damit ng gold na stilettos. Magarbong party ang iginawad ng mga De La Peña para sa bunsong anak. Buong San Agustin ang inimbita. Ang mga manggagawa pati ang mga kakilala at kaibigan sa politika ay imbitado rin. Sa hardin mismo ng mansyon gaganapin ang nakatakdang party. Siguradong lalong mai-inlove sa'yo si Bernard. Baka mamaya itanan ka na niya pagkatapos ng party. Umagik-gik na sabi ni Berna kay Nina. Subukan niya at hindi ko siya tatanggihan. Naputol ang kwentuhan nila nang may kumatok sa pinto ng silid. Tinawag si Nina. Boses iyon ni Michael. Nagmamadaling pinagbuksan ito ng dalaga. Ready na ba kayo? Magsisimula na ang party. Bungad ng binata sa kapatid, sabay abot ng bouquet ng bulaklak dito. Hindi nito napansin si Berna na natatakpan ng pinto. A minute more, kuya. Tumakbo itong papuntang salamin upang i-check ulit ang sarili. Asan ba si Berna? Kasabay ng tanong ay pumasok sa kwarto si Michael. Sakalang siya ito napansin. She was adding a touch of gloss on her lower lips. Sabay pa silang napatanga nang mapansin nila ang isa't isa. Michael was just an angelic looking as he was the first time she saw him. But this time, the angel looked sinfully dangerous in a white long-sleeve polo with thin blue vertical lines. Itinupi nito ang sleeve hanggang siko. Bukas ang dalawang botones ng polo nito sa bandang itaas. May suot itong leather necklace na may metal pendant. He was wearing a pair of black corduroy pants. Tinernuhan ito ng navy blue na sapatos ang buong kasuotan. And he smelled so heavenly. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ahem! Kapwa sila sabay na nagulantang. Magtitinginan na lang ba kayong dalawa? Puno ng panunudyo ang boses ni Nina. May pilyang ngiti rin sa mga labi nito. Nag-blush yata si Berna mula kuko sa mga paa hanggang bunbunan niya. Hindi na niya makuhang salubungin ang mga mata ni Michael. Si kuya,
nalulunay yata ang dila dahil maputi. Si Michael naman ang namula. Sinipat nito ang suot na relos at seryosong sinabing, "Kayong dalawa na lang ang hinihintay ng mga tao at dito na po nagtatapos ang 6 na kabanata ng aking kwento." Hanggang sa muli po!